Kakapasok lang na balita. Papayag ba kayong magpagyera ang Pilipinas para sa Taiwan? Isa yan sa mabigat na usapin ngayon sa ginaganap na high-level conference meeting sa Washington, D.C., United States. Tatlo kasi sa apat na bagong EDCA sites ay malapit sa Taiwan. Kaya binuksan ng usapin, sasali ba ang Pilipinas sa gyera kung sakali manggayahin ng China ang ginawang pananakop ng Russia sa Ukraine? Tinanong rin si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na kung pwede bang maglagay ng mga sasakyang panggera ng Amerika dito sa ating bansa o sa mga bagong EDCA sites bilang paghahanda sakaling gyerahin ng China ang Taiwan. Ang sagot din ni Secretary Manalo. Well, I think at this stage, we basically identified the sites. There will have to be, as in the case of the other sites, discussions on terms of reference, the type of activities, and I think these all have to be agreed on. So at this stage, it's really very difficult to respond to questions like that. It will all depend on how discussions go. Wala pa namang opisyal na pagsali ang Pilipinas sa gyera. Pero pag-uusapan pa daw yan kung magkatotoo man ang digmaan. Pero ang sinisigurado lang ni Foreign Affairs Secretary Manalo, matindi ang magiging epekto nito sa ating bansa at tubang maapektuhan ang lahat ng mga Pilipino sa Taiwan maging ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Taiwan is literally next door to the Philippines, so it's just looking at that, any kind of escalation of tensions or even worse, some kind of a conflict. So we have always been very concerned if tensions escalate. Of course, there have always been tensions, but occasionally they tend to erupt and become more intense. Sa mga nagsasabi naman na kung hindi dahil sa EDCA sites ay madadamay tayo sa gulo, nagkakamali kayo. Umpisa pa lang ay may agresibo ng galaw ang China sa West Philippine Sea at puro pambubuli lang ibinibigay sa ating kasundaluhan. Gusto nyo ba na hindi tayo lumaban kahit sarili na nating karagatan? Kaya tamang-tama lang ang suportang hatid ng Estados Unidos sa ating bansa para labanan ang mga gantong klaseng insidente. And the Philippines has been clear and consistent about our interest in maintaining the South China Sea as a sea of peace and stability, and our aim to boost our defense capabilities, including in the framework of EDCA. Pabor man ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at Senadora Amy Marcos sa panibagong EDCA sites, pero nangangampo pa rin to sa mga delikadong armas na posibleng tumama sa ating bayan, katulad na lamang ng mga missile at nuclear bombs. Una, sinabi nila na hindi naman to nakatutok sa Taiwan at hindi daw lahat northern, kundi nakasabog daw sa buong bayan. Tapos, nung lumabas ang listahan, nasa no? Mamaya, madamay pa tayo hanggang sa missile attacks at yung nuclear attacks. Eh, nakakatakot yun. Hirit pa ni Senadora Amy Marcos, dapat limitado lang ang galaw ng pwersang Amerikano dito sa ating bansa at dapat lahat ang ipinapasok na armas, pandigma ay alam natin. Kinakailangan rin siguro maglagay ng limitasyon para sa mga sundalong darating. Ang balita at kinakabahan kami sa Ilocanja, aabot daw ng 17,000 troops ang Amerikano. Sa huli, wala na talaga tayong magagawa kundi lumaban para sa ating sariling bayan. Tanggapin na lang natin talaga na kahit hindi tayo umanib sa Estados Unidos, ay madadamay at madadamay lang talaga tayo sa gulo. Kayo, ano ang inyong reaksyon sa panibagong balita na namang ito? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.